Okay, nais namang humingi ng legal na payo ni Ginoong Arnulfo San Juan, isang dating OFW mula sa San Jose, Antipolo City, ang tungkol sa nilong nito nung siya ay nagtatrabaho pa sa bansa siyudad ng Alcobaat, Saudi Arabia, na di umano'y sinisingil ng isang lokal na korporasyon dito sa Pilipinas na ayaw man lang magpakita ng ebidensya na authorized agent sila para maningil o mangolekta ng pera mula dito. Okay, live via video feed si Ginoong Arnulfo San Juan ng San Jose, Antipolo City. Ginoong Arnulfo, magandang hapon. Okay sir, magandang hapon po sa inyong lahat. Una po sa lahat, gusto ko pong magpasalamat muna sa aking party NP, especially sa Police Community Affairs and Development Group po, headed by Police Major Boal, sa immediate attention and assistance po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Opo. Ay, sige po, Sir Arnulfo, ano pong problema at paano po namin kayo matutulungan sa inyong idudulog na problema dito sa amin? Opo, sir. Pero ang dinudulog ko po na concern po ay regarding po dun sa NT Corporation na tinitingil po ako dun sa remaining balance ko dun sa loan ko sa Saudi Arabia. Actually, ang case ko po kasi yung last loan ko po sa Samba Bank sa Saudi, 3 years po to pay yung last loan ko. Then nabayaran ko po yung 2 years, 16-17, and then na-retrench po ako due to Saudi Arabian contract termination by the company. Kaya napauwi po ako ng January 2018. Final exit po. Hello? Hello, sir. Oh, yes, sir. Sige po. Opo. 2018? Opo, 2018. Opo. So, aminado ka naman na meron ka pa naman talagang hindi nababayaran na part opo ng utang mo? Opo, sir. So, ano ang naging initial mong coordination dito sa nagpa-loan sa'yo? Doon po sa nagpa-loan po sa Samba po sa Saudi, sir. Actually, hindi ko po sila, na-contact ko po sila. Ini-endorse po ako doon sa isang office, sa isang staff nila. Hindi ko po makontakt yung number po nila. Opo. Eh, willing na ka na po yung bayan. Kaya lang, ito po yung nakalakta paano po ba kaya lang po. Kaya lang ito po pero nag-loan siya na nasa Saudi siya, Philippine Corp o doon siya Saudi Corp? Linawin ko lang, Arnold po, ano po bang panghaharas ang sinasabi mong ginagawa nitong collecting agency na nandito ngayon sa Pilipinas? Arnold po, pwede bang makahanap ka ng mas magandang signal at hindi ka namin masyadong maintindihan? Baka pwedeng makaikot ka ng kaunti sa malapit sa bintana o sa labas dyan para higit na magkaintindihan tayo. Hello, Arnold po. Naputol? Naputol na. So sa mga ganito bang mga case, Tony, talaga namang may karapatan ba ang foreign corporation na itas yung ating local collecting agency para singilin sila? Actually, dun sa sinabi ni Mr. Arnulfo kanina, no, ang gusto ko lang malaman is, yun nga yung tanong niya, how will he know kung ito ba yung collecting agency? Yung so, kung ako yung mag-a-advise sa kanya, hindi ko rin yung babayaran. Dahil baka may kakilala lang siya dun sa Saudi at nalaman na may utang, may inutusan dito para lumapit sa kanya at para kolektahin, pero hindi naman hindi pala naman talaga pala yun. Bihira kasi yun eh. Bihira yun, no? Ang sa pagkakaalam ko, in fact, may mga dyan na naglo-loan sa bangko, ng sasakyan, ang ginagawa nga, iniiwanan nila sa airport bago babalik dito para na ibalik nila. Pero bihira yun kung depende siguro. Baka naman, hindi naman siguro bilyon yung inutang niya para habulin siya dito. Habulin ng ganung napaka. Kaya kung ako, intayin muna niyang makontak kung sino man yung kumpanya sa Saudi Arabia na kanyang pinaglonan at alamin talaga kung nagpadala sila ng collecting agent dito. Tama. At ano yung authority ng collecting agent. Oo. Ngayon, assuming na may authorized si collecting agent,
paano yung pagbayad kay collecting agent ba? May resibo ba si collecting agent o ipapadala niya diretso sa Saudi? Kasi may mga bagay, baka mamaya maloko lang siya. Doble pa yung magiging problema niya. Tama yun, no? Sir Arnulfo, tama yung sinabi ni Atty. Cherry, ano? Please exercise due diligence, ano? Para malaman mo kung talagang otorisado nga itong naniningil sa'yo, no? Kung ikaw naman ay willing kang magbayad, mas maganda, direkta ka lang magbayad. Baka makontak mo yung nagpautang sa'yo, di makipag-ugnayan ka at alamin mo kung saan ka pwede mag-deposito at para matapos ang problema mo. Pero itong suggest namin, huwag kang magbayad dito unless na nasisiguro mo na talagang authorized, duly authorized silang maningil ng yung pagkakautang. Ano ho? Oo nga, sir. Pwede po kayo pag-utak sa OWA na pakikontakt din lang, baka hindi po ako makakontakt sa kanila para po yung sa details po kung paano po magbabayad po ito. Sige, di bali. Recommend natin sa OWA, ma'am, ano? Sir Manny, idudulog natin sa OWA na matulungan ka dahil willing ka namang harapin ang inyong obligasyong iniwanan doon sa Alcubar. Okay? Sige po. Maraming po salamat. So sa bagay na yan, Arnulfo, wag mo muna ka agad ibababa at sisikapin ang ating action center na matulungan ka kaagad kung ano ang gagawin para ma-endorse ka naman ang programang ito sa OWA. Tulad ng iyong hinihiling. So muli, maraming salamat sa iyong pagtitiwala sa ating programa, Mr. Arnulfo San Juan ng San Jose, Antipolo City.